Kamusta mga tol? Eto na ang request nyo, Yanis Ante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 t
ang 2-time MVP at ang pinakamalakas na construction worker na basketball player. Puro dakdak lang ba talaga ang alam nitong si Giannis de Belen? O mamaw din talaga yung ibang galawan niya? Yan ay ma-breakdown natin ngayon. Pero bago yan, pa-like and subscribe sana mga tol. Salamat! Averages muna tayo, 28.2 points, 11 rebounds, 5.9 assists, 1.2 blocks, 1.2 steals, 56.6% sa field goal, 30% naman sa 3 points, 68.9% sa free throw at 3.5 turnovers per game. Solid na mga numero yan, except dun sa 3 points at sa turnovers. Shot chart niya, yan naman. Siyempre, unang mong mapansin dyan, di ba? Yung napakarami talagang tira sa loob. 463 out of 640 sa dyan. 72.3%, walang niyang yan. League average, 58.3% lang eh. Second dyan sa pinakamamaw sa loob ngayong season. Una dyan, si Taguro. Pero, dyan lang siya mamaw mga tol. Sa ibang area, kagaya doon sa short range, mga hanggang free throw line. 56 out of 147 lang siya. 38% lang yan. League average dyan, 42% ha. Sa mid-range naman, mga 15 feet pataas, 22 out of 66, 33% lang. League average natin dyan, 40%. At sa 3 points, 65 out of 217, 30% lang eh. League average doon, 36.6%. So parang dyan pa lang, makikilala muna kagad si Giannis Straden, oh. So doon muna tayo sa palaging sinasabi ng iba. Puro dakdak lang daw ang alam nito ni Giannis Strada. Totoo ba yan? Well, syempre, malakas talaga yung dumakdak. Ikaw ba naman, di ba? 6'11 eh. Hindi pa kumakain ng taba ng liyempo. Tingnan nyo naman katawan niya, no? Ganda ng abs. Ay! Malakas pa yung katawan at parang tibaklong tumalon. So, syempre, makakadakdak ka, di ba? Eh, kung hindi ka pa makadakdak niyan palagi, malamang mabigat ang itlog mo, pero normal lang yan na makadakdak siya. Kasi nga, gifted eh. Ibang klase yung physical attributes niya. O yan, magsawa kayo sa mga dakdak ni Yanni. Sobrang dami ko kasi nakuha ang clips eh. Tatahimik na lang muna ako, ha? Manood muna kayo. Charot lang, ako tatahimik. Mukha nyo, i-mute nyo na lang kung naririnig na kayo sa bunganga ko. O kaya, mag-subscribe ka na lang para kasali ka na rin dito sa 72,000 ng mga tropa natin na mga may topak din. Pero syempre, para makadakda ka, diba? Kailangan makapasok ka muna sa loob. Wala nga naman doon ko sa 3 points magdang, diba? Si Jordan lang nakakagawa nun. At itong si Giannis mga tol, may mga go-to moves yan para makapasok siya doon sa loob. Yan yung mga spin move, tapos meron pa siyang in-out dribble, meron pa siyang sidestep. Bihira siya actually mag-crossover eh. Hindi ko pa kasi natuturo. Baka next year turo ko na yan pag lumapit uli sa akin. Remember mga tol ha, 6'11 ito ha. At itong mga moves niya na to, pangguwardiya yan, di ba? Yung spin move ni Giannis mga tol, yan talaga yung nakakagulat sa lahat. Kasi yung execution niya ng spin move, parang pangguwardiya talaga eh. Ang layo kasi na nung nararating. Yung tipong pagkatapos niya pumihit, di ba? Andun na siya palagi sa tapat ng ring eh. So sobrang deadly talaga itong move na to. Tingnan nyo yan o, pagpihit niya, nasa tapat na kagad ng ring. Eh ano pa nga ba, pag nasa tapat ng ring, dakdak na yan, diba? Dak lang alam niyan eh. Then meron pa siyang in-out na dribble. Eto actually yung pinakamadalas gawin niya, tsaka yung pinaka-useful sa kanya. Yung in-out ni Giannis ganyan mga tolo, hindi siya actually yung conventional na in-out dribble, na yung bola talaga yung parang mag-crossover ka, tapos bigla mong babawiin, diba? Yung kanya, after mag-dribble, itatagilid niya ngayon yung katawan niya kasama yung bola. At dahil dun, mababago bigla yung direksyon ng takbo niya, mga 45 degrees. Ayan o, iwan na yan o. Ito yung nakita ko na pinakamadalas niyang gamitin sa lahat. Maganda talaga to mga tol kasi papunta to doon sa strong side niya eh. Tapos nakakatulong din dito yung malalaking hakbang niya. Tapos syempre, andyan yung sidestep, diba? Sabi ni tropang Aaron, Jay at Lobel, mahirap pigilan yung Eurostep niyan. O kung tawagin sa atin, sidestep, diba? Pag hindi mo siguro napansin tong sidestep ni Giannis, eh malamang yung kakampi ni Giannis na si Dante Vincenzo kasani pinapanood mo kagaya ko eh. K-drama is life, diba? Simple lang naman yung sidestep, diba? Kalimitan, ginagawa natin mga Pinoy yan eh. Yung tipong nakasakay kayo sa taxi, diba? Tapos bigla kayong liliko. Este, biglang kakabig pa kaliwa o pa kanan para maiwasan mo yung bantay mo, diba? Siguro kung hindi mo alam to, malamang hindi ka tunay na basketballista ang Pinoy eh. Go-to move natin to eh, di ba? Lalo na kung nakachinelas ka, tapos kakalad ka rin mo yung chinelas mo, di ba? Habang nagsisidestep, ayun, tuklap yung balat sa paa. So mas mabuti pa mag-subscribe ka na eh, tapos arali mo na to, para next liga, makashoot ka naman. Siguro pag natuklap na yung balat mo sa paa, ibig sabihin, marunong ka na mag-sidestep noon. Okay. Tapos syempre, kapag dumadrive yan, di ba? Kadalasan, makikita mo, ginagamit niya yung malaking katawan niya. Sabi nga nila tropang Manong JNMR, Mr. Bangga Giba, tumabi ka na pag umarangkada yan kung ayaw mo masaktan. Kasi talagang namamama sa loob do eh. Which is the right way naman, di ba? Sabi ko nga dati, pag malaki ang katawan mo, gamitin mo naman. Alam nga naman ang laki-laki ng antititititititi mo tapos supot yung galawan mo. Pero sabi ko nga dati kay Taguro, di ba? Pag malaki yung katawan niyan, malamang maliit ang itlog niyan. Jimpamor! Tapos medyo madalas din natin makikita sa Lopus, etong si Antititititikumpo. Well, tama naman to, di ba? Ang laki mo kasi eh.
At kapag nasa low post yan, tatlong bagay lang yung gagawin yan eh. Yung una, kakalad ka rin ka, papasok sa loob. At ito yung pinakagusto ko sa lahat. Sabi nga ni Tropang Jomar, larong construction worker eh. Kung nakalaro na kayo ng construction worker mga tol, or yung mga kargador sa palengke, ganito palagi yung ginagawa ng mga yun eh. Dadaanin ka sa lakas ng putok at sa laki ng katawan nila. At ganun din yung ginagawa ni Yanis. Malakas din yung putok niyan eh. So gamitin mo yung lakas ng baktol mo para mangalabaw sa ilalim, di ba? Coke sakto lang yung ganyang galawan pag malaki yung katawan mo. Pangalawa, yung fade away. Ito naman yung nakakatakot mga tol. Sa ngayon kasi, hindi pa siya consistent dito eh. Pero gumagaling-galing na. Tulad na sinabi ko kanina, 38% lang siya dyan sa short range ngayong season. At mababa talaga yan. Pero kung mamamaster na tong short range ng mga fade away jumpers, naku wala na, GG na yan. Remember Garnet, unstoppable sa loob. Sipin nyo lang, ma-perfect niya rin to no. Todas na, buto-buto. Tapos meron pa yung semi-hook, isa pa to mga tol eh, galawang big man naman to. 6'11 tapos 7'4 ang wingspan, hindi naman niya to ganun kadalas gamitin pero was ma-master niya to, malamang si Yanis na palagi maging scoring champion kada taon eh. Kasi talagang napakahirap bantayan itong semi-hook na to, lalo pat malaki ka tapos mahaba yung galamay mo. At dahil dyan sa mga galawa na yan, second actually si Yanis sa free throw attempts per game pero 68.9% lang siya, pwede-pwede na yan, pasang awa naman. So ito na, dito naman tayo sa weakness ni Yanis. O labas na mga basher, ito na, inaantay nyo, tirahin na natin yan. Sabi nga nila tropang George, Carl J, Michael, Jaxter, mahina sa labas itong si Yanis. Wala masasabi ko dyan, true lalo naman yan. Sabi ko nga kanina, di ba? 30% lang siya sa 3 points ngayong season at dahil dyan, kadalasan, ganito yung ginagawang depensa sa kanya, oh. Ganyan, oh. Pinababayaan lang talaga tumira sa 3 points. Ayun, baldog. At tama naman yung ginagawa ng mga kontrabida na yan. Boplak sa 3 points, eh. Di pa tirayon sa 3 points, di ba? Normal lang naman yan, eh. Isa pa, nabanggitin natin kanina yung mga drive ni Yanis na talaga namang malakas sumalaksak yung kumag na yan, eh. So kailangan umatras ng konti ng depensa para may chance silang masabayan yung salaksak, di ba? Pero kahit na 30% lang yun sa 3 points, tumitira pa rin talaga sa 3 points mga tol. 217 types na nga tumira sa 3 points ngayong season. Tingin ko medyo marami pa yan eh kasi 30% accurate lang yan eh. Baka siguro trip lang niya tumira, di ba? Walang pakialamanan, trip niya yan eh. Walang basagan ng trip. MVP yan, no? Bayaan niyo siya sa buhay niya. At sa midrange ganun din, pareho lang sa 3 points. Pero maganda kasi dito mga tol, bihira mo naman siya makikitang tumira sa midrange. 66 times pa lang tumira sa midrange ngayong season. 33% naman doon pumasok. So okay lang to kasi parang once a game lang naman siya halos tumitira dito sa midrange. Take note mga tol ha, si Yanis ang top scorer sa loob for 3 straight years. So talagang sa loob palagi tumitira yan, bihira lang sa labas eh. This year, si Taguro naman ang top scorer sa loob dahil gumamit na siya ng 100% ng kapangyarihan niya. Panoorin niyo yung video natin ha. Second naman si Yanis, 640 times tumira sa loob itong si Yanis this season. So almost 60% of the time doon siya sa malapit sa ring tumitira. Tapos ang sabi naman ni na tropang Chris Mark, RC, Team at Yanrich, si Yanis daw parang si Westbrook na pinalaki eh. Pero para sa akin, eto yung pinakamalaking pagkakaiba ng style ng laro nila ni Westbrook. Kung napanood niyo yung video natin kay Westbrook, ang sabi ko doon, di ba? Si Westbrook, kahit tumutulong na yung tao niya si depensa, nakatambay lang siya sa 3 points. Pwede namang siyang kumot bigla, di ba? Kasi mahina rin siya sa 3 points eh. At yun naman ang ginagawa ni Yanis, mga tol. Tulad niya, no? Nakabuwelan talaga siya ng cut, kaya pagkatanggap niya, isang dribble na lang niya, no? Iwan na yan. Ayan pa oh, pag drive ni Holiday, sabay na sabay lang yung cut ni Yanis. Aliyop mo, ayun, dakdak. Middleton naman, pag drive niya, sabay cut na naman ni Yanis oh. Kaya pagpasa sa kanya, dakdak na naman yan. Ayan dito, tumulong naman yung surot. Biglang cut naman si Yanis, hakbang halimaw, lumipad, dumakdak na naman. Ganito kasi yan eh, kung si Westbrook dati mga tol, tingnan nyo oh. Pag drive ni Vincenzo Cusano dyan, diba? Malamang si Westbrook, andun pa rin sa corner 3, diba? Nakatayo lang. Eh di ba tumulong yung tao ni Yanis? Kaya din rapas ngayon ni Cusano yan, dinakdak naman ni Yanis. So mas tama yan para kay Yanis kasi nga, hindi naman siya kagalingan sa 3 points eh. Kaya pag tumutulong yung tao mo, sabayan mo ng cut, di ba? O kaya kapag pinasa sa'yo, bigla ka sumalaksa kasi hindi naman kagad makakabalik ang depensa sa closeout. O sa mga ropor dyan sa labas ha, gayahin nyo itong ginagawa ni Yanis ha, huwag tatamad-tamad sa opensa mga tol. Palagi nasa 3 points ka lang, nag-aabang ka ng jowa, hindi ka magkakajowa dun eh. Sabayan mo ng cut, malay mo baka dahil dun makayari ka na, este makashoot ka na eh. Isa pang ginagawa ni Yanis, yung mga rolls, okay din talaga to mga tol. Siyempre, pag ikaw yung roller, di ba? Kadalasan, nandun ka na sa loob tatanggap ng bola eh. Eh sabi ko nga kanina, di ba? 3 straight years ng si Yanis ang top sa points in the paint. So class S na halimo talaga sa loob si Yanis. Tapos nakabuwela pa ng konti yan, kaya minsan, alip na lang yan habang nag-roll siya eh. Pero actually, hindi to ganun kadalas gawin ni Yanis eh. Mas madalas siya yung may hawak ng bola, di ba? Tapos sasalaksak siya, o kaya didiretso niya bigla sa low post, kaysa yung siya mag-i-screen tapos mag-roll siya. Tingin ko mga tol, dapat dalas-dalas pa ni Yanis to eh, para mabuwasan ng konti yung pressure, kasi talagang advantage din siya dito eh. Tapos sabi nga ni tropang Mark, ang laki-laki humakbang ni Yanis. Oo, malaki talaga eh. Sa laki humakbang niyan, hindi na nakikita ng referee yung mga traveling eh. Ayan oh, grabe naman yan. Nakarating na ng kubaw. O, ref traveling na yan ah. Ayan pa oh, yung player na yung tumatawag ng traveling oh.
Hoy ang paisa, isang dribble lang mula half court, nakarating na ng alabang si Murray na yung tumatawag ng traveling, oh. Ito pa isa, oh, di ba? Yung kalbo na nasa bench na yung tumatawag ng traveling, traveling rep! Pito-pito rin kapag may time, huwag puro pakyut! Tapos sabi ni tropang Ivan, para daw si David Robinson to eh, matigas at malakas na defensive player. Eto talaga totoo to mga tol. Si Giannis is a top perimeter defender at top inside defender sa NBA. Literal na depensang kargador itong si Giannis. Walang tapon yung sabaw dito sa depense eh. Malaking tulong kasi dyan yung physical attributes niya, di ba? Kung sa labas, mahaba yung galamay, mabilis ang laterals. Kung sa loob naman, matangkad na, malakas pa yung katawan, mahaba din ang galamay, maliit ang itlog. So kahit saan mo dalhin yan, di ba? Kadalasan, lamang siya sa physical attributes eh. Ito talaga yung player na kahit sino pa yan, kaya niyang dipensahan yan mga tol. As in mula point guard hanggang sentro, kahit sino ka pa, kahit nga ako, nadidipensahan ako niyan eh. So wala talaga akong masabing pangit sa depensa nitong si Giannis. Isang magaling na defensive player yan. Tapos sa fast break, itong si Giannis na rin malamak ang pinakamalakas ang spiritual na kapangyarihan sa fast break. Para sa akin ha, mas nakakatakot pambantayan sa fast break si Giannis kaysa kay LeBron, kay Durant, tsaka kay Zion o sino mapan. Wala na mas nakakatakot pa dito no? Alis na lang siguro kung magkakaanak to tapos ang tatawag ang anak ni Giannis. Ba mas nakakatakot yun? Minsan nga parang hindi dapat fast break oh, tulad yan no, tatlo na kababa dyan diba? Pero wala lang, diretso pa rin yan. Eto grabe oh, ayan oh, dalawa na yung sumalubong diba, ang sikip niyan diba? Pero tingnan niyo itong kaliwang kamay ni Giannis oh, tinuunan yung bantay, ang gulang oh, saka ni layup. Ang gulang po siya, parang smartmatics kadayaan ah. Ang malaking problema kasi dito, again, yung height eh, 6'11 to ha. So yung tumatao sa kanya kadalasan, yung malaki rin eh, minsan nga yung sentro pa diba? Kaso, kapag sentro yung bumabantay tulad niyan diba? Yung help defense sa ilalim, sino? Wala na, maliit na, di ba? So malusutan niya yung sentro, kagaya niyan. Eh ano naman magagawa ni Papa Luka dyan, di ba? Huwag na lang, yun na yan. Tapos, marunong pang mag-dribble tulad niyan, no? Ginamit yung in-out dribble sa fast break. Walang kalaban-laban yung defense, o iwan na iwan. So talaga napakahirap bantayan niya sa fast break dahil sa combination ng size, strength, speed at skills niya. Tapos, eto naman yung medyo underrated na skill ni Giannis, mga tol, yung playmaking eh. Kung naalala niya mga tol, si Jason Kidd yung pasimuno nito eh, nung coach pa siya ng Bucks. Ginawa niyang point guard si Giannis noon, di ba? At dito talaga nagsimulang umasim yung kilikili nito ni Giannis eh. Hindi naman dating kagaling ang mag-dribble to nung nasa Milo Bes pa kami. This season, 5.9 assists per game itong si Giannis, highest niya sa buong karir niya. Yung dribbling skills at control niya kasi talagang impressive para sa isang 6'11. Tapos, syempre aabangan talaga yung mga salaksak niya, di ba? Malakas na malaksak eh. At naipapasa rin naman niya kapag may mga double team. At syempre, malaking tulong din na may mga shooter siya kakampi kagaya ni Middleton, di ba? At yung tirador ng mafia na si Vincenzo Cosano. Pero isipin niyo mga tol ha, kahit sa fast break siya yung nagdadala o tapos malakas ng finisher, marunong pa pumasa, abay ayawan, ay bigyan niya na yung pusta. Sa rebounding naman, abay kapag hindi ka pa nakarebound, ganyan ka nakalaki, ganyan pa kalaki katawan mo, ba? Tapos ganyan ka pa ka-athletic lang niya. Dapat siguro sundutin ko na si Lipwit mo para rumibound kang hayop ka eh. Pero, pang-8 sa NBA sa rebounds per game itong si Giannis, so maaasahan niya sa rebounds, ligtas sa Almoranas. Sa akin palagay, kung hindi describe ko ito si Giannis mga tol, siya yung kagaya ng mga tinatawag nating hugot doon sa mga liga-liga. Alam niyo ba yung hugot mga tol? Yung tipong junior division lang, di ba? Pero biglang may isang kasal na bulbul na may anak na ata eh. Yung tipong kitang-kita mo na kahit walang tira sa labas, kasi siya yung pinakamalaki, siya yung pinakamabilis, siya yung pinakamabigat, minamama na lang niya yung mga kalaban niya eh. Ganon din yung mga hugot, di ba? Ganon yung ginagawa nila eh. Ganon din si Giannis. Talagang palagi siyang may advantage kahit sino pa man yung bantay niya eh. Kasi meron siyang rare combination ng size, speed at strength. Sentro pang bantay mo, di ba? Lamang naman siya sa bilis. Bantayan mo naman na medyo mabilis, panigurado man mas malaki at mas malakas siya, di ba? Ang sabi ng iba, puro dakdak lang to si Giannis, pero para sa akin, hindi naman yan totoo talaga eh. Si Giannis actually, sobrang skilled eh. Tulad na pinakita natin kanina, di ba? Merong spin move, merong in-out dribble, merong sidestep, merong pang fadeaway kahit di naman ganun ka-consistent. Merong hook shot, kaya pa mag-fast break kahit nagsasolo pa yan. Marunong mag-dribble at marunong pumasa. At yung mga binanggit natin, hindi naman talaga yan ganun kadali gawin, di ba? Kung tutusin, mag-isip ka ng ibang player ha, 6'11 pataas ha, tapos kayang gawin yung mga ginagawa ni Giannis, siguro wala pa sa tatlong player yung kayang gumawa niyan eh. So talagang bagay kay Giannis yung bansag sa kanya na Greek freak at karapat dapat naman talaga siyang MVP nitong nakaraang taon. Kasi kahit di naman kagalingan sa labas, super mamaw naman kasi talaga sa loob eh. At sabi nga ng parokya, hindi ko na alam kung paano tatapusin tong breakdown eh, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala. Shoutout kay Expected, Joshua Prado, John Nalidano, JC77, RJ Mapayo, Cesc Carino, Angel Onarosa, Mike Robert Makiling, Von Asusion, Jerwin Morgades, Street Life, Jolio Craveria, Conrado Raza Jr., Aldrin Tiengo, Roland Lucifer, Gio Santos, Bartsy Gaming, Jano Senya, Ken Yambao, Kendall Kim Corpin, Joji Vin Luan, Caleb Kuzma, Jong Rakay, Patrick Salvador, Francis Llosa, Eli Tongko, KXK, Rubiel Rivera, Alkin Alcoreza, Jeremil Bakileg, Jake Custodio, Jan Vincent Corpus, Kurt Vincent Pahel, Mark Pongasi, Baste Dalmacio, Parang Jus Manzano, Win Win TV, RJ Reyes de la Cruz,
Cruz, Ian Christian Romero, Francis Olesa, Ray Allen De Lara, Leo Anyanuevo, Jiro Lieva, Jacin Golpe, Jan Rebs, Kent Agar, Princess Nadine Malabat, Jelod Biernes, Jason Nasario, at kay Oran Belyesa. O mabaga, piso-piso pang istubig man lang. O kaya kahit like o dislike nyo na lang, pwede na rin yun eh. O yan mga tol, kita-kita ulit tayo sa susunod na breakdown. Don't forget to like and subscribe sana. Salamat mga tol.